Hello, good evening once again, Bob Miramar, on this Facebook Live, The Day of Hope in Jesus Christ. How are you? This is the 30th day of the month of March. Tomorrow will be 31st, and then by Monday, it will be April 1. So I am excited to meet with you here over this broadcast, and I am about to share with you that is something really different from other videos that we have done. Hi, Ate Liwanag. Are you already on board the cruise ship going to the Bahamas Islands? God bless you, and regards to Kuya Rene, to all of your kids, and enjoy. Okay, I am very happy to know that you, your whole family, you are traveling together to have this very nice opportunity to be going around and pagpalain po kayo ng Panginoon. Hello, good evening, and thank you for another friend coming from South Korea, and he is also watching with us this evening. So, 10 o'clock in the evening, God bless you, and it is my wish, it is my prayer that God's hand of mercy and also abundance and prosperity will be with you. Hi, Pastor Del Hernandez. Happy birthday, sir, to the three of you, right? Both your two kids celebrating birthday with you. Anak Tetel, good evening. Thank you for watching. And so tonight, I am so excited to share with you. Although the title is not so really cute, okay? The foolishness of indolence brings one to nothingness, brings one to actually zero and destruction, all right? The foolishness of indolence brings one to nothingness. And I will be coming from the book of Proverbs chapter 6 from verse 6 to 11. And it says, "Go to the ant, you sluggard. Consider her ways and be wise, which having no captain or overseer or ruler, provides her supplies in the summer and gathers her food in the harvest. How long will you slumber, O sluggard? When will you rise from your sleep? A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep. So shall your poverty come on you like a prowler, and your need like an armed man." It is so amazing na ginamit na example ng Panginoon dito yung langgam, the ant. Okay? So, let us just pray before we go through with what I have for us tonight. Father, we come before you and thank you for this life. Thank you for all the activities and all the tasks, events that you have allowed us to express and also serve you through ministering to your children, to your precious people. Thank you for this occasion that once again we can fellowship with one another, although we are parted with distance and also time, but in real time, regardless of their zones, Lord, we can communicate with each other, just like my brethren's names here that I can see over my screen. Father, we thank you, we honor you, and we bring you back all the glory and praise, as we also would ask you to keep the Linang family sa kalampag travel with this cruise ship towards the Bahamas. Ingatan mo po sila at pagpalain na lalo nilang ma-treasure ang mga pagkakataong katulad nito. Salamat sa pagpapala mo sa bawat pamilya. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng iyong mga plano. Mangyari nawa ang lahat sang-ayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, how are you? It's so nice to see you. Now, this talks about the foolishness of indolence brings one to nothingness. The indolent person. First of all, we have to also understand the word foolishness. Foolishness is the lack of good sense of judgment, which is a very foolish behavior. Lacking the good sense of judgment or
discernment is just a very foolish behavior. Next, indolence. And who is this indolent person? An indolent person is somebody who is lazy, someone who do not like to work or at least to be active. Laging mabigat ang katawan, hila-hila ang sarili, in short, habitually lazy. Sabi ng verse 6 ng Proverbs 6, go to the ant. Go means in going to the ant, it says, look, observe, and examine very carefully the unique characteristic of an ant. So little a creature, almost you can never, you know, hindi mo ito mapapansin. Madalas naiirita ang tao, natatakot sa maliit na creature na ito sapagkat pag nangangagat ito, may sting. Alright, meron itong lalah na iiwanan sadyang mamumula yung balat mo at maiiritable ang iyong pakiramdam. Halos di mo makikita ang ulo ng maliit na langgam na ito. So much the more, halos hindi natin makikita yung utak ng langgam na ito. At meron ang kasabihan, pag laging pumapalpak, utak langgam ka talaga. No, wag na natin gamitin yon, mga salitang yon. Ay, hindi maganda yon. Sapagat, ang utak ng langgam ay mas matalino pa sa utak ng taong tamad. Sapagat ang sabi ng banal na kasulatan, tunghayan mo ang langgam. Ikaw na tamad, sluggard. Ikaw na indolent. I-consider mo nga yung paraan at karunungan ni langgam na wala namang namiminuno sa kalang kapitan o nangunguna sa kalang mga ruler o hari. Pero bakit marunong silang maglaan, mag-ipon ng supply nila hanggat summer pa? At iniipon nila ang kalang mga pagkain sa tuwing merong harvest time. Hanggang kailan kaya magtututulog ikaw na tamad? Kailan ka pa kaya babangon mula sa iyong pagkakahimbing? Konting tulog, konting idlip, konting tiklop ng mga kamay upang matulog. Ganon din naman ang mangyayari sa iyong paghihirap, meaning pagdurusa, into your nothingness. Dadating ito sa iyo na akala mo ay bigla na lang mananakop, prowler. And then, your need like an armed man na hindi ka na makalalaban pa. So here are the things that I'd like for us to understand. The last few moments of our sleep are the most delicious part. Mahirap gumising. Okay lang kung mahirap gumising sapagkat you're so tired of the works and tasks that you did the past day. And these delicious moments, we savor them as we resist to rise up to begin another brand new work day. But this book of Proverbs, specifically this chapter, warns us against giving in to the temptation of laziness, of sleeping instead of working. This does not mean we should never rest. God gave the Jews the Sabbath, a weekly day of rest and restoration of strength. But we should not rest when we should be working. Marami natutulog sa trabaho. Ito masaklap, natutulog habang nagmamaneho. O kaya natutulog habang nagtatahe. Na-aksidente ho. Meron din namang nakakatulog habang kumakain. Nahampas yung mukha sa panggan. Alright? But we should not rest when we should be working. Oras ng trabaho, magtrabaho. Oras ng break, magbreak. Hindi yung oras ng trabaho, nakabreak pa din. Okay? If laziness turns us from our responsibilities, poverty will soon bar us from the legitimate rest that we should enjoy from the Lord. Pag inuuna yung too much pahinga, malamang pag natanggal sa trabaho at na-terminate, mamamahinga nga ang tuluyan. And looking at Proverbs chapter 10 verse 26, the lazy one.
Anong description ng banal na kasulatan sa isang indolent, isang sluggard? Verse 26, like vinegar to the teeth, like smoke to the eyes, maasgad sa mata, nakaluluha. So is the lazy man to those who send him. Sa mga boss na nagtuturo sa kanya, anong sabi? Nakakangilo ng ngipin. Excuse me po. Parang suka na maasim. Nakakasulasok sa mata. Alright? Nakakahilam ng mata na parang usok. Masakit sa mata, masakit sa paningin. Ang taong tamad. Ganyan ang pakiramdam ng tao noon sa mga taong batugan. Hanggang ngayon, ang mga taong walang ginagawa sa buhay ay sila itong mga sugarol, gamblers. Maraming oras nga kasing sasayangin eh. Sila itong nagwawaldas ng salapi sa mga bars, sa mga nightclubs, sa mga night spots, sa mga beer house, sa mga nightclub. Sila itong maraming oras na ginugugol upang abusuhin, ubusin ang kunting naipon at kung ano ang para sa kabuhayan. At mana pa, para sa kabuhayan ng maraming taon, wawaldasin lang nila. So tama ang sabi ng Bible, ang taong tamad ay mahuhuli ng kahirapan at ang kanyang pangangailangan ay darating sa kanyang buhay na akala mo batalyon ng mga armadong kalaban. Proverbs chapter 13 verse 4, the soul of a lazy man desires but has nothing. Ito naman maganda. But the soul of the diligent, masipag, mapagtiyaga. Ito yung taong impit ang sarili sa pagsusumikap, sa pagtatrabaho, ang kanyang layunin, makaipon, mabigyan ng magandang kinabukasan ang pamilya. At mana pa, lalo ngayon, it is so prevalent that those who are working, those who are employed, are now benefited with HMOs, health card and insurance. Aside from the Medicare, aside from the SSS, meron pang company policy according to the law that employees must be enrolled to certain insurances. Surety companies give good amount of money in case of certain degree of accidents, even life. Alright? So, savings na, insured ka pa. Iba naman ay nag-iimpok habang nagtatrabaho. Hindi lang sa bangko. Nagsisave sila ng maganda and then pumupunta sila sa mga shares of stocks, trading, marketer, at humihingi sila ng payo sa mga bangko. Siyempre, nag-invest sila ng mga shares of stocks sa pamamaraan ng UITF, equity bonds, whatever. And they have now learned how to make their money work for them. That's diligence. That's wonderful idea. Na habang kumikita ka pa, dahil malakas pa ang iyong katawan, praise the Lord, walang nagsusukat ng lakas everyday. O ayan ha, magbabayad ka na niyan kasi naka 1,000 pounds ka na na nakuhang lakas mula sa energy na bigay ng Panginoon. So magbabayad ka na. Alright, dadating na rin yung bill ng hangin mo. Naka 500,000 ka na hangin dahil nung last year di ka nagbabayad. O yan, meron na rin power bills na dadating kasi ginagamit mo ang sunlight. No, libre ang sunlight, libre ang hangin, libre ang buhay, ang hininga. Pag bumangon ka sa araw-araw, alagaan mo lang yung sarili mo. You're gonna be always fit, you're gonna be always strong, praise the Lord, and you can continue to work, and as you continue to work, you continue to earn, as you continue to earn, dahil ikaw naman ay matalino at masinop, diligent ka sa iyong trabaho, disiplinado ka, nakaka-save ka. And then later on, your savings mo, in-invest mo. Yung investment mo, nagdadala ulit ng earnings sa'yo. Nagdadala ulit ng savings para sa'yo, para sa iyong kinabukasan. You are working to earn money and you are making your investments of money work for you.
Kaya sabi ng Proverbs 30 verse 24 to 28. There are four things. This is the word of God, who ah? Salita ng Diyos po ito. Kaya pag binabasa natin to, marami ho tayong matututuhan. Proverbs 30 from 24 to 28. And it says, there are four things which are little on the earth, but they are exceedingly wise. Okay? 25. The ants. They are a people not strong. Tao pala. Yet they prepare their food in the summer. Right? 26. Second, the rock badgers. Maliliit na conies. They are feeble folk. Yet they make their homes in the crags. Alam nila saan lay tatayo yung kanilang bahay. Sa mga rock, sa mga bato, at mahirap makatunto ng mga predators. Matalino. Ikatatlo, verse 27. The locusts. They have no king, but yet they all advance in ranks. Alam nila, bumuo ng grupo. At tatrabahuin nila kung anong dapat lang tatrabahuin. Ikaapat, ito isang magandang halimbawa pa. Fourthly, the spider. Gagamba. The spider skillfully grasps with its hands. Right? Gumagapang yan eh. Right? Maakyat yan eh, spider. Sa pamamagitan ng kanyang mga galamay, mga paang maliliit, maakyat. Sabi ng Book of Proverbs, and it is in king's palaces. Alam nila saan sila titira. Alam nila saan yung palasyo ng hari. Doon sila tumitira. Tapos, ang mga tao nakatira sa kariton, sa ilalim ng puno, nagbabanig ng karton, nagkukubol-kubol ng karton. Nakalulungkot ho, di ba? Although sabihin natin, marami sa kanila ay biktima ng mga circumstances. Pero ito naman sasabihin natin. Kung makikinig lang sila sa salita ng Diyos, sa tuwing merong mga ngaral ay makikinig sila ng salita ng Diyos, ang pananampalataya ho ay sisilid sa kalang puso through the hearing of the Word of God, through the preaching of the Word of God. And then life begins to rise up coming from the innermost parts of their life. Yan ho lang naman kailangan eh. May malaking pag-asa pa para sa mga tamad upang huwag mahulog sa kadusdaan at walang hanggang kahirapan at karalitaan. Next, let me tell you this, and so it is my prayer that you can also tell this to all your friends so that your friends can also re-echo this hanggang makarating ito sa kinaukulang dapat maratnan itong salita na ito. Hindi totoo na sa Mindyola at sa kalsada natin matatagpuan ang kasagutan ng kahirapan at ang paghahari sa kalakala ng may mga puhunan nasa kamay ng Panginoon ang ikabubuhay ang tao kahit sino pa man siya. Madalas, binabakbak, binababag yung mga may-ari ng company at sinasabihang kapitalista, tuta ni ganito, tuta ni ganon. That would really insult God. Because although not every business company owner ay born-again believer, marami sa kala industrious. Kulang na lang maging believer. Pero ang maganda, sabi ng Panginoon, ikaw na anak niya, anuman ang hahanapin ng kamay mo para tatrabahuin, pagpapalain ng Panginoon, imumultiply ng Panginoon, kung yayakapin mo ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang salita. Hindi totoong sa Mindyola at sa kalsada matatagpuan ang kasagutan ng kahirapan. Okay? Kung lilingapin lang ng tao, natin lahat, ang salita at ang kalooban ng dakilang Diyos Ama na may lalang sa ating buhay na tangan-tangan, biyaya at pagpapala ng Panginoon,
Sanhi ng karunungan ang ating maririnig mula sa pangangaral ng salita ng Diyos, magra-rise up tayo. Alright? Apat na mga halimbawa para sa mga tamad or mga indolent to learn these good and beneficial principles for living. Ulitin ko, like the ant. Ant may never have might or strength, but wise enough to save some for food for their future needs. Number two, the rock badgers. Family ito ng rabbits. Maring hindi nga sila malalakas na creature, pero alam naman nila, ginagamit lang yung kalang isipan, saan nila itatayo ang kalang tirahan. At meron silang tahanan na safe. Ikatatlo, mga balang, locust. They may have no government over them, or ruler or king, but they know how to work in unity to form a mighty force that will advance and move forward to what they want to achieve. Mga balang, walang commander yan. And the spider. The spider knows how to creatively make its home, and he makes his habitation where he can also make his food every time in kings' palaces and in temples. Tapos, ang tao, nakatira kung saan-saan. Isang matinding paalaala ito sa atin. So it is my wish na re-echo natin ito. Kung kaya ang sabi ng Proverbs chapter 6 verse 9 to 11, how long will you slumber, O sluggard? When will you rise up from your sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep? Oh, so shall your poverty come on you like a prowler and your need like an armed man. Totoo. Poverty will fall upon the indolent, the lazy, and the sluggard. But happy is the person who is blessed, and he shall be blessed when even this person begin to change his ways and turn to God and live by the counsels of the Lord. For all the things that he would find to do shall prosper, if he would only love to understand the Word of God and would try to live through that all the days of his life. Psalms 1 verse 3, it says, he shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. So amazing! When the Word of God should say whatever thing he will find with his hands to work with, he shall prosper. Psalms 128 verse 2, when you eat the labor of your hands, you shall be happy, and it shall be well with you. Hallelujah! Ang ganda ho, di ba ba? When you eat the fruit, ibig sabihin yan, the result of your hard work, it will be so satisfying. It will really, you know, bless your soul. At ang masasabi mo, praise God. Nabubuhay kami dahil sa iyo, Panginoon. Amazing. God, our Savior, our Father is so amazing. Purihin ang Panginoon. God loves your family. God loves your children. God loves you. Each of us, He loves all of us. And God, as our Father in heaven, He would want to see each of us not just thriving to live, but we are prospering and fulfilling in life. Yan yung gusto ng Panginoon. So, sa mga yumayakap sa salita ng Diyos, katulad ko dati, yung foolishness of being indolent na yan, it crept into my life.
All the while I thought, kasi meron namang nagsusupply sa amin eh. Merong abasto. Pero hindi pala pwede. Dapat pala, gamitin natin ating mga kamay nito upang magtrabaho, magsumikap, 10 mga daliri. Alright? Sa kamay at sa paa, kanan at kaliwa. Gamitin natin ito dahil ibinigay ito ng Panginoon sa atin upang ito yung magiging ating kasangkapan. Kasunod ng ating pananampalataya, our faith and our trust in the Lord, also the wisdom, the ability, good and right judgments every time. Hindi tayo nagkakamali na mag-decide at gumawa ng choices. Oh, wow! Ang buhay mo might be coming from here. If not fast, slowly, you'll be rising up to the level where gagawin ng Panginoon, oh, you are not just able to live and survive. You are now abundant. And then, nagtatapat ka pa rin sa Panginoon. Umangat na naman ang buhay, umangat na naman ang buhay. Sabihin ng Panginoon, oh, hindi ka lang ngayon abundant. Ikaw ngayon ay prosperous na. Able to give and to bless, even to fund the work of the ministry. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi ko na kayo maisa-isa. Napakarami po. Tuloy-tuloy ang inyong mga pangalan paakyat-paakyat. So, gusto ko mampindutin yung screen para makapag wave back ako sa inyo. Anyways, those who are coming from the United States of America, Canada, Australia, Europe, UK, or even the Middle East, or even in Asia, and also those who are coming from Luzon, Visayas, at Mindanao, thank you so much. Nakatutuwa pong isipin na sa mga broadcast na katulad nito, kayo ay naririyan. Pagpalain kayo ng Panginoon, anumang pangangailangan, isandig natin sa Diyos at gawin natin yung ating dapat gawin sangayon po sa kakayahan at kaloob na kapangyarihan, mag-isip ng mabuti at i-apply ang mga prinsipyo at counsel ng Panginoon upang hindi tayo nagkakamali ng mga desisyon. Ituro natin sa ating mga anak, isasama natin with holding hands sa ating kanikanyang asawa, Mr. Man or wife sa kanyang asawa. And also, let's teach our children. As an example ho, kahit batang musmos, 1 month old, or 1 day old, na baby boy, baby girl, infant, pwede na natin sabihin, I am praying for you baby, that the hand of the Lord will be upon your life since day one, up to the fullest of your life, according to God's plan, according to His will, that He gonna be prospering you, keeping you from harm, from sickness, from accident, from all untoward incidents, from all the plans of Satan, that you will always be covered by the powerful presence of the Lord and with the anointing of the Holy Spirit, that you will grow God-fearing, that you will grow serving the Lord, that you will grow full of wisdom and built in the stature that the Lord would want you to have. And you will make your life successful and prosperous in Jesus' name. Yeah! Kahit bata ho, kahit nasa sinapupunan pa yan, you release the declaration of faith because they are listening. Okay? Maraming salamat po. At sa mga mahal natin sa buhay na hindi pa sila talaga nag-commit ng kalang buhay personally sa ating Panginoon, let us continue to pray for them. At kung meron lang pagkakataon ho sa ating broadcast at kung sila ay present, pwedeng patayin yung TV. Kung kayo ay nagdi-dinner or late na fellowship, patayin ninyo yung TV. Buksan ninyo ang inyong computer. Bigyan ninyo, lagyan ninyo ng loudspeaker. And come, let us fellowship with one another. Allow me to share the Word of God to them through this live broadcast. We can use this live broadcast in whatever way possible, according to God's purpose. You can even download this video and save this through your laptop or USB or external drive. And then wherever you go, pag mayroong pangangailangan, magra-rise up at alam ninyo, sasabihan kayo ng Lord na ito yung maaaring magagamit na halimbawa o paraan para mamulat ang ating paningin, use it. Alright? Sa mga pagtitipon-tipon, I'm not telling you this because gusto natin ma-promote yung programa. No.
so that the gospel of the Lord shall be promoted to them, and their lives also shall be elevated through the gospel of the Lord. That's it, yung end result. Let us look at the end result through the eyes of faith, through the lenses of faith, so that we can easily formulate and take actions regarding to the needs and to all the means that we can do it for the glory of God and for helping our loved ones, anyone, anybody, whether friend or associate mo man yan sa iyong workplace o sa iyong marketplace na kinaroroonan. Alright, maraming salamat. Let us bow our heads, let us pray, and let us see each other again, if you may, 4 o'clock in the morning, a very short broadcast for us to be prepared to go to church, because in the Philippines and in Asia, we are now Saturday night, and tomorrow, of course, will be Sunday morning. Gracious and loving Heavenly Father, we thank you that in the name of Jesus Christ, you have given us this awesome, so blessed opportunity to fellowship with one another through the air and through Facebook Live. Thank you, Father God, for this wisdom that you have given to each of us to open up and to monitor with this program. Thank you, Lord, for their diligence. Thank you, Lord, even if they're traveling, even if they're away from their family because of job considerations. Father God, I pray for your protection, and I pray for your blessings to be upon their life, and healing to the loved ones who are in sick bed, and raise them up well and healed. And Lord, ipromote mo po ang iyong mga anak na ito. At yung malayo sa kalantahanan, malayo sa aming bayan, sa aming bansa, nais nilang magkaroon ng fellowship, nais nilang magkaroon ng mapagsisimbahan every Sunday. Lord, allow them to find a place to worship you on a Sunday. And if not, allow them and make them to gather around a table and they fellowship with one another. Let your presence be abundantly experienced with each other. We also pray for those who are yet to accept the Lord Jesus Christ to make Him as their Lord and Savior. Lord God, create situations wherein these individuals would personally say, God, my Father, take over these situations. We thank you. We honor you, Lord. We give you back the glory and the praise. In Jesus' mighty name, amen. So thank you so much, friends. Okay, at ako'y natutuwa na makita kayong lahat. Kaya naman, continue to serve the Lord. Bye-bye for now. See you tomorrow morning.